Have a great hair day. Hello guys, welcome back on my channel. I'm Ian Creation. This video ipapakita ko sa iyo kung paano mag-highlights ng buhok gamit ang aluminum foil or foil sa madaling paraan. So, I hope tapusin mo itong video na to at may matutunan ka. Keep on watching. So ayan na guys, ang buhok ng ating client ko, nakita mo ay meron na siyang black hair regrowth ng kanyang buhok sa kanyang dating kulay ng kanyang buhok. So ang gagawin natin dyan para mapantay natin dyan is ikulay muna natin siya kagaya ng kanyang hair color. Pero kung may katanungan ka kung anong hair color ang ginamit natin dyan is pwede mo akong i-message sa aking Facebook account. Ilagay ko dyan sa aking description below. So kung nakita mo sa ating video ay kukulay muna natin siya bago tayo mag-proceed sa ating pag-highlights para mapantayin muna natin ang kanyang hair color from root to tip. So keep on watching. So ayun na guys, natapos na natin applyan ng hair color ang buhok ng ating client. So ibabad lang natin yan ng 45 minutes at i-arrange na natin after ng 45 minutes. So ayun na guys, after ng 45 minutes ay na-arrange na natin ang buhok ng ating client at kailangan lang natin siya i-blow dry ng 100% dry saka tayo mag-apply ng ating hair bleach or hair highlights. So keep on watching. So ayun na guys, kung nakita mo sa buhok ng ating client ay na-blow dry na natin siya ng 100% dry at saka pantay na rin ang kanyang hair color from root to tip. But anyway guys, ang hair color na yan ay kung may katanungan ka kung anong klaseng kulay yan, message mo lang ako sa aking Facebook account at sasagutin natin ang iyong katanungan. So ayun na guys, kung nakita mo ay na dry na natin siya ng 100% dry, so kailangan lang natin siya hatiin ang kanyang buhok sa apat na section and then mag-apply na tayo ng ating hair bleach or highlights gamit ang aluminum foil or foil. So ayun na guys, ang section na natin ng 4 section ang buhok ng ating client. So this time ay mag-apply tayo ng ating hair bleach gamit ang aluminum foil. But anyway, ang ginamit kong bleaching dyan, ang ating oxidizer ay nasa 12%. So keep
ingat tayo na madapatan ang scalp ng ating client, and normal sa mga oxidizing cream na medyo masakit sa anit or medyo masakit sa balat pag nadapatan ng ating balat. Kaya huwag kalimutan magsuot palagi ng gloves pag nag-hair bleach or nag-hair color. So ayun guys, kung nakita nyo guys ay hindi lahat ng buhok ang ating nilalagyan ng ating bleaching, kasi ang bleach guys ang ginagamit natin dyan ay pang highlights lang siya or pang streaks. But anyway, kung may katanungan ka kung anong brand ng oxidizing cream ang ginamit natin dyan, message mo lang ako sa ating Facebook account. So, keep on watching. So ayan na guys, almost finished na po ang ating pag-apply ng ating bleaching cream sa buhok ng ating client. I hope na maka-reach tayo ng level 9 sa buhok ng ating client ng ating bleach. And sorry kung hindi ko napakita ang kabuuan ng pag-apply ng ating bleaching cream kasi masyadong mahaba ang ating video pag pinakita ko talaga ang kabuuan ng ating pag-a-apply. So ayun na guys, natapos na natin ma-applyan ng ating bleaching cream ang buhok ng ating client. So ibabad lang natin siya ng 45 minutes. Then after 45 minutes ay i-check lang natin ang ating bleaching cream. So kung nakita mo guys ay tumalab na ang ating bleach sa buhok ng ating client, ay naka-reach lang siguro tayo na mga 8% ang buhok, ang pagtalab ng ating bleaching cream sa buhok ng ating client. And then after 45 minutes ng aking pag-i-check ay kailangan na natin siyang tanggalin kasi masyado na siyang luto or naging foamy na ang ating bleaching cream. Anyway guys, ang bleaching cream ay pag nag-foamy na ang bleach ay hindi na siya tatalab, ay ganun na lang talaga ang kanyang makakaya pag naging foamy na ang ating bleaching cream. So this time guys, tinatanggal na natin ang ating aluminum foil at kailangan na natin siyang i-range kasi nakaabot na tayo ng 45 minutes sa pagbabad ko sa buhok ng ating client. So time to range na, or kailangan na natin siyang banlawan.
So ayan na guys, natapos na tayo sa ating pag-range or nabanlawan na natin ang buhok ng ating client. Kung nakita mo guys, ayan na ang naging resulta ng ating hair bleaching or pag-highlights gamit ang aluminum foil. Kung nakita mo guys, ay masyado nang maganda ang kanyang buhok and normal sa bleaching cream na after that guys, ay kailangan mo siya talagang i-treat. Pero ang hair treatment na ginawa ko dyan guys, ay binabad ko lang siya habang ako ay nag-re-range sa ating pag-shampoo kanina, ay nilagyan ko na lang siya agad ng hair treatment sa ating pagbanlaw sa buhok ng ating client. So this time ay kailangan natin siyang i-blow dry ng at least 100% dry. And thank you once again guys, maraming salamat. Thank you sa ating 12k subscribers at lahat na nanood sa mga video ito ay maraming salamat sa iyo. And alam kong excited ka na matapos itong video na to. Excited ka na sa resulta ng ating hair color with hair highlights. So keep on watching at makikita mo na ang resulta ng ating hair color with highlights. Once again guys, I'm Ian Creation. Have a great hair day everyone. If you want to learn more about hair tips and beauty tips, just click here. God bless. Thank you. Bye bye. Have a great hair day.